Hey guys, musta? Tatry natin ngayon to sa labas, itong rear mirror view na nilalagay sa gilid mong sunglass. Check natin kung okay ba siya pang commute. Tingnan natin kung nakaka-distract din siya, kung really helpful. Tara na, let's go! Ayun mga kapadyak, nakita nyo yung ride natin kanina. Ride tayo sa kalsada. Tinesting natin itong rear view mirror kung effective ba siya sa pagbabicycle commute. Tinitingnan natin kung distracting din ba siya, paano ba siya i-adjust na maayos. Natesting ko na siya. Hanggang gabi nagbabike tayo. Tapos ibibigay ko yung pros and cons ko. Tapos bibigyan ko na rin kayo ng tips tungkol sa paggamit nito. So number one pro ay it's easy to install. So, gagawin mo lang ito na bibend naman tong bakal sa side na to. Yan. Pwede mo siyang install sa shades, pwede mo siyang install sa transition lens or glasses kung meron ka man. Second pro niya for me is it's cheap. Di siya mahal for me. Parang nabili ko ito 100 plus lang sa Lazada. Isa-search nyo yung keywords na bicycle rear view mirror. Basta try nyo lang search, lalabas yun. Isi-send ko rin yung link. Ito yung screenshot din. Nakikita nyo sa gilid. Number 3, napaka-helpful niya sa pag-anticipate ng incoming vehicles. So nakikita nyo yung paparating na vehicle, pero syempre mas helpful pa rin na lumingon pa sa kaliwa. So bakit pa ako bibili ng ganito, di ba? Mamaya magbibigay tayo ng tips. Ano yung cons niya? Nung nagra-ride na ako sa umpisa, syempre na-adjust ko to, di ba? So ang hirap i-adjust kasi nung una in-adjust ko, nakatayo ako. Pagsakay ko ng bike, iba na yung view ko. Kasi nakayuko ka na eh, di ba? Or naka-bend na eh. So yung view mo nang nakatayo, iba. So kailangan mo adjust na naman. Tapos, pag in-adjust mo siya, nakasakay ka na sa bike, na-adjust mo siya, syempre nakaganong ka ng konti. Gumanon ka naman, na-adjust mo na naman. Ayan, bibigay tayo ng tips mamaya. Number 2, nung umpisa, naninibago ko, maalog siya. Ito, pag nag-ride kayo, maalog siya. Syempre, gumagalaw yung ulo mo. Gumagalaw yung ulo mo, gumagalaw yung shades mo. Ayan, nakakapanibago. Pero, nung nasanay na ako, tolerable yung alog niya. Malaki naman yung view niya. Medyo tolerable yung alog. Tapos, number 3, dahil umabot ako ng gabi pagbabike. Nung madilim na, kita mo nga yung incoming vehicles. Pero, dahil gabi, syempre nakauna yung headlights nila. So, yung silaw, kita mo sa salamin mo. So, yun yung isang cons na nakakadagdag ng silaw. Yun. Kasi syempre, nakatutok sa salamin mo or tinatamaan ng liwanag yung salamin mo. Yun yung isang cons niya. Okay? Ano yung mga tips ko? Number 1, kailangan naka-sitting position ka sa bisikleta mo na para ka nagra-ride. Dapat hindi ka nakatayo pag nag-a-adjust. Dapat hindi ka rin naka-parang sitting position pag nakabike ka. Yung kumbaga yung dalawang kamay mo nasa manibela, saka ka mag-adjust. Yun. Number 2, pag nag-a-adjust ka, nung una, na-adjust ko siya na hindi ako kita eh. Pero mas maganda na medyo kita yung balikat mo, yung tenga mo, yung side ng mukha mo. Konting-konti lang para ba may reference ka na yung incoming na traffic, kung bisikleta man, motor, or kotse, may reference ka na malayo ba sa'yo or malapit kung medyo kita yung shoulders mo. Ayan. Number 3, kailangan fully attentive ka pa rin sa road. Tapos hindi ka dapat dito nakatutok. Dahil ma-aksidente ka kapag dyan ka nakatutok. Tapos hindi ka pa rin nakatutok dito sa nasa harap mo. So dapat ano ka lang, glance-glance lang. Tingin, tingin.
Dapat yung spider sense mo naka-on pa din sa buong paligid mo. Nung una kong kabit to, parang iniisip ko, parang nakaka-distract. Sinasa ang mukha mo, di ba? Pero pag nagbabay ka na, naka-on na yung spider sense mo. Eh. Parang super aware ka na sa paligid mo. Tapos, pag na-adjust mo na to ng maayos, yan, medyo comfortable ka na dito, mas okay na siya. Yan. Number 4, ito yung pinaka-importanting tip ko. Hindi porke meron ka ng ganito, hindi ka nalilingon sa kaliwa. Hindi ka rin dapat basta-bastang kumakaliwa kasi masyado ka ng tiwala dito. Dapat hindi pa rin. So ako, pag tumingin ako dito, tapos kakaliwa ako, tumitingin pa rin ako hanggat maaari. Ayan. Kasi minsan yung ibang vehicle na nasa blind spot mo na, baka nandun na sa gilid mo tapos kumaliwa ka. Dapat hindi nito pinapalitan yung paglingon mo sa kaliwa or sa kanan man. Dapat tumitingin ka pa rin sa kaliwa or kanan mo. Dahil parati mong iisipin na buhay ang nakasalalay sa'yo. So, it doesn't replace action na paglingon sa kaliwa or kanan. Paano yun? Wala akong glasses, hindi ako nagsasalamin. Paano ko magagamit to? Yun, bumili ako ng isa na kinakabit sa side ng helmet yung velcro. Tapos didikit mo yung isang side ng velcro. Tapos ma-adjust mo na yung pinaka rear view para sa mga hindi nagsusuot ng salamin. Kailangan ko ba nito? Para sa akin, kung parati kang nagbabike sa kalsada, napaka-helpful nito. Diba may mga aksidente na yung biker hindi niya nakita, may incoming truck. Nasa gilid naman siya. Sumusunod naman siya sa flow ng traffic, maayos naman siya. Pero may truck na pababa sa batasan, parang nadamay siya eh. Naararo rin siya kasama ng mga kotse sa harapan. So kung ma-anticipate mo yung ganong aksidente at makikita mo sa likod mo, tingin ko maliligtas yung buhay mo ng ganitong safety device. Paano yan? Pag sumemplang ako, baka matusok ako nito. Tingo, hindi ka naman sisemplang basta-basta eh. Diba? Maliban na lang kung baguhan ka sa bike. Wala ka naman sa trail na pwedeng sabitan yan. Hindi ka naman sumisingit ng sobrang-sobrang sikip na bawal lumingon yung mukha mo ng kaliwa or kanan. Diba? Nung umpisa, parang skeptical din ako. Hindi ko naman kailangan yan. Eh. Nakikita ko yung ibang bikers na gumagamit nito. Parang corny. Meron kang side mirror. Diba? Corny. Pero kung madalas ka sa kalsada, napaka-helpful nito. Helpful to and gagamitin ko siya moving forward. Tapos popost ko yung link kung saan nyo siya mabibili. Popost ko rin yung review ko doon sa side mirrors. I-re-review naman natin siya.